Good day everyone! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga kaibigan, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa lahat po ng ating kapatid, sa ating Panginoon, nawa ay patuloy kayong gabayan ng ating Panginoon. Mamuhay kayo ng may pag-ibig at kapayapaan sa inyong mga puso. At ang akin pong imiminsay ngayon ay akin pong pinamagatang, God is my provider. Ang Diyos po ang ating provider. Ano nga ba ang ibig sabihin ng provider po sa Tagalog? Ito po ang magbibigay po ng serbisyo o magbibigay suporta sa kailangan po ng isang tao. At ang ating pong provider, walang iba po kundi ang ating Panginoong Diyos. Ano nga ba ang kailangan ng tao para mabuhay? So kung mayroon pong provider, so mayroon pong magsusupply. So ano nga ba ang kailangan ng isang tao para siya ay mabuhay? Pagkain, tirahan, proteksyon, damit, trabaho, pera, kapahingahan, kapayapaan, kalayaan, enjoyment, kaalaman, wisdom, o marami pang iba. So ang lahat ng ito ay kailangan po ng isang tao para siya po ay mabuhay. So saan po natin kukunin ang mga bagay na ito? Nawa ay maunawaan po ninyo ang akin pong imiminsay, Amang Diyos na nasa langit. Nagpapasalamat kami, Ama. Ikaw ang Diyos ng kaliwanagan, ikaw ang Diyos ng mga ilalang ng lahat ng bagay sa daigdig na ito. Nakikita man o hindi nakikita, Panginoon, nagsusumamo kami, Panginoon, sa iyong harapan. Nagpapasalamat, nagpakumbaba at higit sa lahat, Panginoon. Humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Maraming maraming salamat, Ama. At ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, Panginoon, ay patuloy, O Lord, na dumadaloy sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, patuloy mo, Lord, na gabayan, pagpalain, at bigyan mo, Lord, ng kaliwanagan ang bawat mga audience na nanonood, Lord, sa oras na ito. Muli, Ama, nagpapasalamat kami sa iyong banal na pangalan at sa ngalan ng iyong buktong na anak na si Jesus Cristo at sa gabay patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo. In Jesus' name, we pray. Amen. So yan po ang ating topic ngayon. God is my provider. Sa inyo pong lahat, sa atin pong lahat, ang Diyos po ang magbibigay o magpo-provide po sa lahat po ng ating mga kailangan. So may mga example po ang Biblia, may mga verse po siya na talaga nga ang Diyos, siya po talaga ang nag-provide sa lahat po ng pangangailangan ng mga tao. At hinalimbawa po dito sa panahon po noon nila Moises, sa panahon po ng mga Israel, kung paano po inilikas ng Diyos ang mga Israelita na ito sa kamay po ng ni Pharaoh, sa mga Egyptian po, iniligtas po ng Panginoon ang mga Israel. Unang una po ang binigay ng Diyos dito ay ang kaligtasan. At binigyan po sila ng kaligtasan sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Inilikas po sila ni Moises at dinala po sa lupang pangako. So nandito yung kanina yung proteksyon, pagkain, at pinapakain din po sila ng Diyos doon po nang habang sila po ay naglalakbay po sa ilang. So dito po sa verse na ito, dito po natin malaman kung paano nga po sila binigyan ng Diyos ng proteksyon, pagkain, lahat po ng kailangan po ng mga Israel ay ipinagkaloob po sa kanila ng Diyos. At dito po sa verse na ito, sa Deuteronomy chapter 2 verse 7, "For the Lord your God has blessed you in all that you have done. He has known you wanderings through His great wilderness. These 40 years the Lord your God has been with you. You have not lacked a thing." Yan po. "Pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong ginawa at hindi niya kayo hinihiwalayan sa inyong paglalakbay sa ilang. Sa loob ng 40 taon, hindi kayo nagkulang sa anumang bagay." Ito po, halimbawa ko po ng Diyos nga po ay provider nung ang mga Israel po ay naglalakbay patungo po sa lupang pangako, patungo po sa Kanaan. From Egypt to Mount Sinai, hindi po sila pinababayaan ng Diyos. Kapag po mainit, ang Diyos po ay nagiging haliging ulap, pillar of clouds. Pag gabi naman po, para mayroon po silang ilaw, ang Diyos po ang nagiging pillar of fire, naging apoy po ang Panginoon, upang mayroon po silang ilaw na matatanglawan at sila po hindi mapapahamak at makagat po ng mga mababangis na hayop. Kapag ang mga Israel naman po ay nagugutom, binigyan po sila ng Diyos, nagpapula ng Diyos ng tinapay, nagpapula ng Diyos po ng karne, at ayon po dito sa aklat ng Exodus, ang Diyos po ay nagbigay po sa kanila ng pagkain na kung tawagin ay mana. Mismo nagpapaulan po ang Ama ng mga pagkain at pinupulot po ito ng mga Israel tuwing umaga at kinakain po nila ito. At kapag sila naman po ay nauhaw, binigyan po sila ng Diyos ng tubig na maiinom. Lahat po ng mga kailangan ng mga Israel, kapag hiniling po nila sa Diyos, ay ipinagkakaloob sa kanila ng Ama. So tunay nga po ng Diyos po ay provider at pinuproteksyonan po sila ng Diyos sa lahat ng kaaway abang sila po ay naglalakbay. Hindi po sila inayaan ng Diyos na magapi
Bawat lugar po na kanilang madadaanan ay natatalo po nila dahil sapagkat ang Diyos po ay kasakasama nila sa kanilang paglalakbay. Maging po sa kanilang tirahan, maging po sa kanilang kailangan, maging po sa kanilang pagkain. Sila po ay, ang Diyos po nagpo-provide sa kanila sa lahat ng kanilang mga kailangan. Hindi po sila iniwan ng Diyos hanggang sa makarating po sila sa lupang pangako. So ganun po, sila kamahal ng Diyos at ang Diyos po ang provider. So nagbigay po ang Diyos ng halimbawa dito sa panahon po ng mga Israel. At ganun din po sa panahon natin mga kapatid. Sabi po dito, Matthew 6 verse 26, sabi po ng ating Panginoong si Kristo, "Look at the birds of the air that they do not sow or reap or into barns, and yet your heavenly Father feed them. Are you not worth more than they?" So nagbigay po ng halimbawa ang ating Panginoon. Sabi po ng Panginoon, kung ang mga ibon na nga ito, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, hindi sila nag-iipon ng pagkain sa bodega, sila po ay pinapakain ng inyong Diyos, pinapakain ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo sa mga ibon na ito? So yun nga po, ang mga ibon na ito ay hindi po pinapabayaan ng Diyos. How much more pa po tayo mga kapatid, sabi natin Panginoon, mas mahalaga po tayo kaysa sa mga ibon na ito. Yun po ang example ng ating Panginoon. Ngunit, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, higit sa lahat po upang matanggap po natin ang ating mga kailangan, higit sa lahat po, sabi ng Panginoon, upang makamtan natin ang mga lahat po ng ating mga kailangan sa buhay, pagkain, tirahan, pananamit, lahat po ng needs natin bilang isang tao ay ibibigay po sa atin ito ng Diyos. Ngunit, sabi po ng Panginoon dito sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen po. So yan po ang pinakamalaga, yan po ang sikreto, sabi po ng ating Panginoong Kristo, upang ang lahat po ng ating kailangan ay pagkakalob sa atin ng Diyos, hindi niya tayo pagkukulangin, hindi niya tayo pagkakapusin, lahat po ng ating mga kailangan sa buhay, ibibigay sa atin ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw pa, sabi po ng Panginoon. Una sa lahat, nawa ay sabi po ng ating Panginoon ay pagharian kayo ng Diyos. Ibig sabihin po, magpasakop kayo sa Diyos. Magpailalim tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Magpasakop po tayo sa kapangyarihan ng Diyos at sundin po natin ang kanyang kalooban upang ang lahat ng ating mga kailangan ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Diba? Seek His kingdom first in His righteousness. And all of these things shall be added unto you. Yan po ang sabi natin Panginoon. So higit sa lahat po, pag sumikapan ninyo, na pagharian kayo ng Diyos. At sundin po natin kung ano ang kanyang kalooban. Nang sa ganun po ay ibibigay po ng Panginoon ang lahat ng ating mga kailangan. Idadagdag na lang po lahat ng ating mga kailangan. Gaya po ng ating pagkain, damit, tirahan, trabaho, lahat po ng ating kailangan. Ibibigay po sa atin ng Diyos sapagkat mayroon pong bakas. Nagdemonstrate na po ang Diyos doon sa panahon po ng Israel kung paano sila binigyan po ng lahat ng kanilang kailangan. Nagdemonstrate po ang Diyos kung paano siya naging provider doon po sa panahon ng Israel. So may bakas po at may halimbawa po. Ganun din po sa panahon natin ngayon. Yan po ang sabi ng Panginoon. Hanapin ninyo ang kanyang kaharian, magpailalim kayo, magpasakop kayo, seek His kingdom. Siyempre kung may kingdom, may king. In who is king? No other than the Lord Jesus Christ. In His righteousness, not your own righteousness, but the righteousness of the Lord Jesus sa kanyang pong katwiran, hindi sa katwiran mo. Sapagkat po, kapag nagahari po ang ating Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga puso po, lahat po ng kailangan natin ipagkagalob niya. At alam po ng Diyos kung ano ang ating mga kailangan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyo nang problemahin yan. Higit sa lahat po, unahin po muna natin ang Diyos. Unahin po natin ang Panginoon, magserbisyo tayo, maglingkod tayo sa Diyos. Let's worship God. Magpray tayo araw-araw, manalangin tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng communication kay God. Paano tayo magkaroon ng communication kay God kung hindi naman tayo nanalangin? At kung nanalangin tayo, mahalaga talaga mayroon tayong church. Yun po ang sabi ng Panginoon. Sapagkat doon po sa Book of Revelations, nagpapadala ng sulat ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga churches. So mahalaga po na mayroon tayong church. Mahalaga po na mayroon tayong mga Christian church na kinasasakupan. Sapagkat doon po binibigay ni Lord ang blessings doon sa bawat church. Kasi si Lord ang ating groom at ang bride niya ay ang church. So nawa ay magkaroon po tayo ng church at doon po tayo mag-fellowship. Para doon po natin makilala ng lubusan ang Panginoon. Sapagkat kung nasa bahay lamang po tayo mga kapatid, mahalaga po na nanalangin tayo, nag-fellowship tayo, mas mahalaga po na may church tayo na pinupuntahan. Nang sa ganun po, doon po
tayo ma-enlighten at doon po natin matutunan ang kanyang mga salita doon po sa church. At sabi din po dito sa Philippians 4:19, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Paano po natin makakamtan ang lahat ng ating mga kailangan sa pamamagitan po ni Kristo Jesus? So malinaw po na ibibigay ng Diyos ang kanyang kayamanan, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So sa pamamagitan po ni Jesus Christ, sa pamamagitan po ng kanyang anak, kaya nga po ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang po makamtan po natin ang lahat natin mga kailangan. Hindi lamang po sa presenting buhay ngayon, hindi lamang po sa presenting sitwasyon natin, magin po sa kabilang buhay. Ibibigay po ng Diyos ang lahat natin mga kailangan. Una po dito, habang tayo po ay hindi pa po nag-resurrect, tayo po ay nandito pa sa lupa, ang kailangan po natin pagkain, trabaho, damit, lahat po ng ating mga kailangan, ibibigay ng Diyos yan. At higit sa lahat po, yung gift ni Lord ay yung eternal life. Ibibigay sa atin ng Diyos yan, at makakamtan lamang natin po sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Nawa po ay na-bless po kayo lahat, mga kapatid. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon. Patuloy kayong mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. At higit sa lahat po, mga kapatid, mamuhay kayo ng may kapayapaan. At ang akin pong mensahe, nawa ay na-bless po kayong lahat. At magkita-kita po tayo muli, kapatid, sa aking next video. And see you again. Bye!